Anong ginagawa mo, Mariette? Bakit mo tinutulungan ang mga yan? Tingnan mo nga, napakabatugan ang mga yan. At kung umasa sa kalye, ay parang hindi na hihiya. At dyan na talaga natutulong. Nasaan na si Mariette? Pupuntahin niyo dito agad at may nag-book na customer. Si Gopan Junisha na supervisor ng kanilang barn. Kaya naman ganoon na lamang ito mag-utos sa kanyang mga tauhan. At pinahahanap ang isa sa mga tauhan nila na palaging napapatawag dahil mabenta sa mga booking o kaya'y reservation ang mga katulad ni Mariette. Bilang supervisor kasi ay siya ang umaas ng manager doon dahil nga sa tiwala ang mismong may-ari ng bar na kanyang pinagtatrabahuhan. Mabait kasi ito kapag naroon ang mismong may-ari, pero kapag ito ay nakatinikod na, ay bumabalik na ang tunay na kulay nito na kay lulupet kong magparusa sa kanyang mga tauhan. At isa sa mga tauhan ni Junisha ang agad na tumugon sa kanya. "Sige ho ma'am, tatawagin ko ho." Sambit pa nito, saka ito umalis doon upang tawagin si Mariette. Alam kasi ng mga tauhan niya na hindi nito gustong pinaghihintay siya at sa tagal na nito sa ganong trabaho ay alam na nila ang kayang gawin nito. Wala kasi itong pakialam kahit napakahusay at napakasipag ng kanyang empleyado. Para dito ay wala siyang pakialam dahil ang gusto niya ay siya lamang ang masusunod sa kagustuhan niya. Madalas nga ay may mga tip na hindi binibigay si Junisha sa kanyang mga tauhan at hindi man lamang nagkakaroon ng hatian sa pagitan niya at iba pang empleyado. Dahil nga karamihan sa kanilang customer ng bupok o di kaya'y nagre-reserve ng mga kababaihan o kung babae man ito na foreigner ay kalalakihan naman. Tumatanggap kasi ang bar nila ng ganitong klase ng booking sa table nila. Sa madaling sabi, ay nagpapareserve ang mga ito sa kanila ahead of time o di kaya'y sa mismong araw na pupunta ang mga ito. Madalas na malalaki ang tip na ibinibigay ng mga customer kay Junisha, kaya't natutuwa ito kapag ka nagkakaroon ng mga customers. Hindi pwedeng hindi dadaan sa kanya ang mga ito dahil talagang pinagagalitan at kinaiiritahan niya kapag hindi sa kanya dumadaan ang mga customers, lalo na ang mga tip ng mga ito. Lalo na kapag foreigner, galante kasi ang mga itong magbigay ng tip, kaya't ang kanyang mga tauhan, lalo na kung baguhan pala mga ma ito, ay sobrang niyang pagalitan. Ayaw kasi talaga niyang malalamangan, lalo na pagdating sa kanyang mga customers. At gusto nito na siya lang ang dapat masusunod sa lahat. Napaka-superior nito na kulang na lang ay siya na ang umastang may-ari ng bar na yun. Halos 7 taon na rin kasing naninindihan si Junisha sa ganitong trabaho. Tulad ng nakararami, ay binubuhay niya ang kanyang apo na bata pa lamang. Magmula kasi nang namaya pa ang kanyang anak, asawa, at iba pang pamilya nito, ay mas lalong humigpit ang pamamalakad nito. Siya na lamang kasi ang nag-iisang sumusuporta sa kanyang apo na naiwan ng kanyang pinakamamahal na unika inha. Iyon lamang ang nag-iisang trabaho ng ginang at bukod doon ay wala na siyang mapagkakakitaan pa. At iyon ang trabaho ng kanyang ikinararangal. Sa 7 taong namamalagi dito at nagsisilbi sa mga amo niya, ay kilala na ng mga dating tauhan ang kanyang pag-uugali. Kahit pa nga ang iba'y sumusubok at sumitsip sa kanya, ay hindi kaagad nakukuha ang kilit ni Junisha. Hindi kasi madaling pakisamahan ito at madalas na mainit ang ulo at high blood kapag ka hindi niya nakukuha ang mga gusto niya. May mga pagkakataon kasi na may mga tauhang sumusuway sa kagustuhan niya dahil nga sa pagiging swapang at talagang mapagdamot sa customer. At gusto niya ay sa kanya muna daraan ang mga ito bago sa kanyang mga tauhan. Madalas na sa kanya rin nakikredit kahit malaki ang partisipasyon ng kanyang mga tauhan dito. Kaya naman ang iba ay may malaking galit o inis
sa kanyang supervisor. Bukod pa kasi sa sobrang damot nito, ay mahilig pa itong magtatalak sa kanyang mga tauhan, kaya't halos lahat ay may sama ng loob. Ilang minuto ang lumipas nang pumunta ang isa sa kanyang mga tauhang sa presintang tawagan si Mariel. Ay agad na dinala nito si Mariel. "Ma'am, tawag nito po ako. Bakit po?" Tanong ni Mariel na hindi alam kung anong meron. May iba din kasing ginagawa si Mariel, tulad ng nagsuserve ng mga drink dahil under siya sa preparation ng mga drink. Ang iba naman ay sa pagluluto. Ang iba sa pagligpit. At meron ding nagsuserve sa mismo mga customer. Agad namang umangat ang kilay ni Junisha at saka ito nagsalita. "Aba, dapat alam mo magtatrabaho ka. Kaya ayusin mo ah. Mga foreigner yung nagpapatable sa'yo. Ayusin mo yung itsura mo. Papasamahin kita kay Emily para naman maasikaso ka. Magsuot ka rin ng sexy at magsaserve ka sa mga Amerikano. O sige na, larga na." Utos pa ni Junisha kay Mariel na para bang binibenta niya itong prostitute, kahit ang totoo ay magsaserve at ititable lang naman ang mga foreigners na customer. Iyon kasi ang madalas na ginagawa ng supervisor nila. Kahit sino sa mga crew, maliban lamang sa mga nagluluto na madalas ay hindi nakikita, ay maaaring maipatable. Basta't ikaw ang napili, ay available for table ang kanyang mga tauhan. Mataas kasi ang tip ng mga ito sa tuwing nagpe-table ng magagandang babae. Kaya naman, nang ayusan na si Mariel at maitable, ay tuwang-tuwa si Junisha dahil alam niyang makakakuha na naman siya ng pera sa mga ito. Napangisi na lamang siya kapag ka nagugustuhan ito ang mga serbisyo nila. Habang masaya si Junisha sa nangyayari, ay hindi naman komportable si Mariel dahil alam niyang tinitingnan siya ng mga ito na para bang hinukubaran. Masyado kasing reveal na suot niya. Inaakbayan pa siya at madalas ay binobosohan. Wala naman siyang magawa dahil yun ang pinasok niya bilang waitress at siyang nagsaserve sa mga iyon. Matagal na rin waitress doon si Mariel at alam niya ang patakaran sa kanilang bar. Wala kasing pakialam si Junisha. Basta't magkakapera ito, ay baliwala sa kanya ang nararamdaman ng mga tauhan niya. Buti na lamang, ay ilang oras lamang ang kanyang inilalagi kapag itinitable siya. Gustong gusto kasi ni Junisha na mas maraming kita. Kaya iniisian niya ang oras ng pagtitable upang mag-book ulit ng panibago. Ang pinakamatagal nila ay 3 hours at ang minimum nila ay 1 hour ng pagtitable. Minsan, may nagtitable pa ng buong maghapon. Depende sa customer. Halos parang prostitute na nga kung maituturing kapag ay tinitable sila. Kahit pa waitress lamang sila. Habang itinitable si Mariel, ay may iba pang nagpapatable sa ibang mga kapwa niya waitress. Madalas, na lima lamang muna ang pwedeng magpatable sa mga ito at isa doon si Mariel. Mayroon kasi silang 10 waitress na pwedeng mag-serve sa mga ito dahil malaki-laki ang kanilang bar. At tulad naman ng ibang bar, ay hindi palaging marami ang naroroon. May mga panahon din na nilang lamang ang kanilang customer, pero dahil nga kanilang bar yun sa Manila, ay bihirang mangyari ito. Sa araw na yun, ay maraming nagpapatable, kaya naman pinatawag ni Junisha ang mga yun. "Kara, pumunta ka dito at may nagpapatable sa'yo. Pakabilisan ang kilos." Sigaw ni Junisha sa kanyang tauhan. Tulad ng iba, ay may nagpabook din kay Kara. Nandoroon naman si Kara, kaya't mabilis lamang itong natawag ng kanilang supervisor. Sa buong maghapon, ay malaki ang kinikita ng kanilang bar dahil sa dami ng customers ng araw na yun. Napansin din ang mga ito na kadalasang foreigner ang kanilang customer na dumarayo para doon magpalipas ng oras at magpakasaya. Araw-araw ay ganoon ang setup
sa kanilang barn. May iba pa nga napapagalitan talaga kapag nalilate ang mga ito. Kahit kaunting oras lamang silang malate, ay walang pakialam si Junisha. Basta't dapat ay marami silang kita. Kaya't bawat minuto sa kanya ay mahalaga. Pagkatapos ng kanilang trabaho, ay rumirektang uwi na sila. Kaya't mga ilan-ilan lamang din ang nakakapansin ng mga pulubi sa kalsada. Sa totoo lang, ay hindi gustong tulungan ni Junisha ang mga pulubi sa lansangan. Para kasi sa kanya, ay mga batugan ng mga ito. At hindi niya gustong may mga tauhan niya na tumutulong sa mga ito. Para sa kanya, ang mga pulubi ay asa lamang ng asa sa pandilimos at hindi man lang gumagawa ng paraan upang kumita sila ng pera. Araw-araw, ay alam niyang may mga pulubi at may mga batang gusgusin sa daan. Kahit kasi sa umaga ay naroroon ang mga ito. Pero hindi niya gustong pansinin dahil para sa kanya ay aksay lamang ng panahon kung maski ang mga ito ay papansinin pa niya. Ang hindi alam ni Junisha ay madalas na pinakakain ito ng isa sa mga tauhan niya. At ito si Mariel. Kapag may natitirang pagkain at mga pagkain hindi man lang ginalaw ng mga foreigner na customers nila, ay lihim itong ibinabalot ni Mariel at ipinapakain sa mga pulubi sa labas. Matagal nang gawain iyon ni Mariel dahil hindi niya maatim na may mga nagugutom sa lansangan habang siya ay may magandang katayuan sa buhay. At ang iba sa mga customers niya ay hindi man lang inuubos ang kanilang pagkain at itinatapon lamang sa kanilang basurahan. Kaya naman sa tuwing may matitira ay binibigay niya sa mga pulubi sa labas ng kanilang barn. Laki rin ang hirap si Mariel at kahit pang-a-adapted ito ay hindi alintana iyon upang hindi niya bigyan ng pagkain ang mga nangangailangan. Dati rin kasing pulubi at batang gusgusin si Mariel. At kung hindi lamang dahil sa kanyang tumatayong ina, ay hindi siya magkakaroon ng pamilya. Tandang-tanda niya nung bata pa siya. Iyak siya ng iyak dahil gutom na gutom siya noon at wala siyang mahinga ng tulong. Madalas na natutulog siya sa mga sahig o kung suswertihin pa ay sa karton mismo kung saan madalas ginagawang panit ng mga pulubi dahil wala naman silang choice kundi ang matulog sa karton sa pampublikong lugar. Wala rin naman kasi silang matutuluyan at iyon ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang simpatya ni Mariel sa mga ito dahil lumaki siya sa ganoong sitwasyon. Araw-araw ay ginagawa iyon ni Mariel hanggang sa magulat na lamang ito nang isang araw ay makita siya ng kanyang supervisor na pinapakain ang isang gusgusing bata sa lansangan. Anong ginagawa mo, Mariel? Bakit mo tinutulungan ang mga yan? Tingnan mo nga, napakabatugan ang mga yan. At kung umasa sa kalye, ay parang hindi nahihiya. At dyan na talaga natutulong. Sambit pa ni Junisha sa kanyang tauhan. Baka sa mukha nito ang inis kay Mariel sa ginagawa niyang pag-foil sa mga gusgusin. Hindi mo ba napagtatantong umaasa sa iyo ang mga gusgusin palamunin mong yan? Hindi mo ba nakikita kung gaano nakakasuklam ang mga yan? Hindi kayang kumayod. Panay lang ang asa sa mga bigay ng mga tao. Dagdag pa ng supervisor ni Mariel habang inis na inis pa din. Agad namang nangunot ang kilay ni Mariel at saka ito sumagot sa kanyang supervisor. Mawalang galang na po ha. Opo, naiintindihan ko pong ganyan ang pananaw nyo. Siguro dahil hindi nyo pa naranasan ang klase ng buhay na meron sila. Maging ako po ay kabilang sa kanila nung bata pa po ako. Opo, totoong walang kakayahan ang mga tulad nila. Pero hindi nila ginusto ang kalagayan meron sila ngayon. Hindi rin po porket mas nakaaangat kayo, ay may karapatan na po kayong manghusga dahil lang sa nakikita nyo ang naghihirap ang isang tao. Wala po kayong ideya kung gaano kahirap maging isang gusgusin na ang tanging lamang kayang gawin ay ang humingi ng tulong. Araw-araw ay kumakalamansik mura nyo. At para bang unti-unti kayong nauubusan ng lakas at nagmamakaawang sana
isang araw ay matulungan kayo kahit nakakarampot. Kahit pangaminsan, panis na, pagtsatsagaan mo. Kahit paanong klaseng pagkain ang ibigay sa'yo, kakainin mo. Kasi wala ka ng malinis o madumi eh. Kapag ganun na ang sitwasyon mo, kung hindi mo sisikmurain, ay magugutom ka. Yan ang katotohanan na ang mga katulad mo po ay hindi kinukonsidera. Pati na rin ang nararamdaman ng iba dahil nakaaangat kayo at kayang-kaya yung mabili ang mga gusto nyo. Sana naman po ay huwagan itong asal ang inyong ipapakita sa opo kung mag-anak nyo. Dahil wala din naman po akong maisip na masamang naidudot ko sa inyo. Mahabang nita niya pa ni Mariel, habang nakakunot ito, at kahit mahirap kanyang sabihin, lahat ng nararamdaman niya nung pulubi pa siya ay nailabas niya upang malaman ng mga tulad ng kanyang supervisor na kung nahihirapan siya sa trabaho niya, ay wala nang masihira pa sa paghahanap ng pagkain na kahit mga panis at pagkaing baboy ay kakainin, magkalamang tiyan lamang. Pero imbes na maawa ito sa sinabi ng kanyang tauhan, ay tinawanan pa niya ito. At ano? Ipagtatanggol mo yung walang kwentang pulubi kapalit ng trabaho mo? Nakakaawa ka naman pala. Bakit hindi ka sumama sa kanya para magsama-sama kayong mga hampas lupa? Sigaw pa nito habang tumatawa at iniinsulto ang kanyang tauhan. Ngunit agad din itong napigilan nang may magsalita mula sa likuran. Isagulat ang mga mata ni Junisha nang makita ito. That won't happen, Junisha. I am very disappointed. Ganito ka pala magpalakad. I should have known noon pa lang. Pero palagi mong ipinakikita sa akin ang malaanghel mong ugali. Nataliwas pala sa katotohanan. Sambit ng may-ari ng bar na si Nicolas. Isa itong Amerikano na nagkaroon ng business sa Pilipinas matapos makapag-asawa ng isang Pinay. Agad na nagbago ang pakikitungo ni Junisha at saka sinubukan sa nitong bilugi ng utak ng may-ari. Ngunit huli na siya sa akto. Sir, I think it's a misunderstanding. Please believe me. I can explain. Magsasalita pa sana siya at magrarason nang mapatigil siya nang magsalita ito muli. I don't need hypocrisy. I need genuine people serving my bar. So don't try to explain. Mabuti pa ang empleyado mo. May malasakit sa iba. I never thought na pati ang anak mong si Nick ay talagang pagbumukhain mo pang kawawa. Kaya ayokong panandali ang iwan ng anak ko sa bar namin. Dahil baka mapapano. But Nick insisted. Because he's a good son. And I believe he will just be a good boy. But I know him. He loves playing with any kid. Kaya siguro mukhang gusgusto ng anak ko. Excited ang anak ko to meet all the staff. At ngayon, nandito na kami. And yet, ganito ang tratong gagawin mo sa anak ko. Well, kahit nga hindi ko anak, hospitality is one of the primary reasons why I love being here. But you disappoint me. From now on, you're fired. Now go, and I hope you learned your lesson. Sambit pa ng may-ari, nahalatang disappointed sa kanyang itinalagang supervisor. Dahilan, para pagsisihan ni Junisha ang kanyang mga nasabi at ginawa. Magmula noon, ay hindi na kailanman ang husga ng tao at ng maliit si Junisha. Dahil napagtanto niya, na tama naman talaga ang mga ito. Habang nagsisisi si Junisha, ay napromote naman si Mariel bilang bagong supervisor at naging mas lalong malago ang negosyo ni Nicolas. Dahil ito sa maaasahan niyang staff at linggo-linggo din kasi ito kung bumisita. Kung noon ay walang tip na nakararating sa lahat ng empleyado at maging sa boss, ngayon ay nahati na ni Mariel lahat-lahat. Kaya't nagtagal si Mariel sa kanyang trabaho. Habang si Junisha naman ay panay ang hanap ng trabaho. Ngunit di tulad dati
na siya ay supervisor. Ngayon, ay empleyado na lamang muli ito. Muli, ay nag-umpisa siya sa mababa dahil sa aral na kanyang natutunan mula sa kanyang boss. Isinapuso at dinala niya iyon saan man siya magpunta. Kaya naman, kung mayroon man tayong kakayahan sa buhay dahil sa ating trabaho, ay matutunan sana natin mahalagahan iyon para hindi tayo matulad kay Junisha.